na talagang nakakapagbigay ng napakadaming damage. Pero yes, although... Pero isa naman sa mga appreciated mo kay MK is the vision. Kaso nga lang, Mavis on the middle lane will serve as our first blood dito sa ating game number one. And first to, ng Brizzle back sa may triangle camp. Pero yung triangle nila, nakita din ni Tihi. So much pressure to for the side of TNC Predator. Nakunin na talaga yung kanilang mga stacks. Nakakapag-regen pa. Mapapatay agad-agad. Yes. Pero Rupi doon, namatay na nga. May nagbabakbakan pa lang ngayon dito sa may gitna. Makakalis ba si Puck? Hindi. Chaotic offering. Masyadong late na naibigay dito nito si Mavis. Ken is also here on the middle lane, pero meron ba siyang makukuhang kill? Nandiyan na rin si Viper na kanilang pinupuntray a buck. On the Viper, delikado na nga yung kanyang buhay dito. Boundless strike is there. Darating na ito si Carlo on the MKN. Mauubos pa lahat ng sumugo dito sa taas sa MIP. So yun nga lang, Boundless strike. Dalawa atay tinamaan or tatlo. May coil lang. Gandang vision, pero ito, meron na naman nga tayong coil. And kita nyo guys, oh, gigil talaga sila kay Bok. Ayaw talaga nilang tigilan yung Viper, pero this is the second time na magpa-fail yata yung plano ng MIPH. And patay na naman po. Ito si Tihi, TP out by JD. Stolen ball, the strike will do the job. Makakaalis din yung Tiny. Same goes for the Rubik. And wala na rin naman maging and yung Pango. Meron na rin naman silang Blink Dagger parehas. So kung makakakonnect sila on the back lines and kaya nalang patayin, ito si Warlock, yung teamfight nila would be easier to pull off. Ken, oh. Kalambot! Diyos ko po, KJ, alam! Nakuhuli. Kalambot mo, Kuya Ken! Pero walang detection. Ayun! Doon minalas, no, buti na lang na Viper Strike, nalaso, nasa other world, binigay na lahat. On the other hand, kanyang-kanya pinapakain. Kaya nahihirapan din gumalaw etong MIPH. And speaking of Dream Coil, ayan na naman, oh. Nahuli na naman dito itong Rubik. That's the Tiny, pero Tiny with the BKB. Sasagutin na rin naman na yan. Wukong sumand. Walang magagawa yan on this teamfight. Bok, medyo malalim. Napapalapit na nga siya ngayon dito sa side ng MIPH. Bok is dead. Two heroes ng TNC Predator. Mamamatay, guys. Yowie with the Aegis. Kaya niya bang itakbo to? Or kaya niya bang ilaban? Sa ngayon, Chaotic Offering will connect on Duken. Pero kaya naghahanap ng likod. Nang mahuhuli dun sa may likod. Nakita nila yung Puck. Pero Yowie pumapatay din naman. Grabe yung sagutan natin ng mga kills dito. Pero lumamang back nandun na sa may loob. Kasi alam niya na kung magkocontest man yung MIPH, hindi talaga siya kakayanin ng MIPH. And eto, kaya-kaya naman to. On the other hand, ng TNC Predator JG with a Tiny, tatakbo with a BKB. Kaya niya bang makapag-dagger out? Nahabol siya dito ng Puck with a double damage and patay na. Uy, nagbash. Yung Tiny, he doesn't have the buyback. Ken, inilalaban na lang kung ano meron sila ngayon dito. Rolling Thunder is there. Mapuputol yung sanga ng Monkey King, pero Monkey King, mabuhay pa rin naman. Yun ang pinakamahalaga. Maalas naman ni Ken. Huli kay Warlock eh. Siguro si Weaver na lang kasi siya yung kaya mag-reach sa backlines kasi nga nandun yung mobility niya. Pero yes, naku, pero Bok, medyo malambot pa rin naman tong hero na to. Kailangan pa rin niya ditong maging maingat. Lucify is the first man to fall dito sa may team fight natin. He doesn't have the buyback. Rupido tatakbo with the Rolling Thunder. Yusef na naika sa makakapag-dagger out pa. Yun ang tanong. And yes, sir. Nice one by Rupido. Kaso inahabol siya roll up. Magagamit na nga. Hindi na mag-jaunt in. Eto si Puck. Pero trabaho malinis na lang ang gustong gawin sa ngayon ng TNC Predator. Yowie, ubos na yung kanyang mana. But as long as meron siyang Aegis, he can easily reset once na napatay siya dito ng MIPH. But with the Aegis, 44 seconds, pag-expire pa ba? Ay, hindi na. Pinatay na nila. Mapupuno na naman po yung buhay ngayon dito. Etong si Yowie, toss once again into the well. Wala pa yata. Wala pa ang toss. Wala pa. Cooldown pa. Medyo hindi na-hold ng MIPH etong si Yowie on the tier 4 tower nila. Sayang na sayang. Nice try, pero I think JG is dead. Oh. Atay, walang buyback, hindi nakakapag-reserva guys etong MIPH dito sa mga upcoming team fights natin. Mukhang all-in sila when it comes to itemization, and that is a very risky na play dahil wala silang buybacks, dahil nga dehado na nga sila dito. Eh, yung disc will be pa para kay Puck. Wala nang agency si Owen, he is nakaharap dead guys. Focus kumahan sa may likod, magagamit. Delikado na nga dito etong MK. MK pinaulanan ng impetus ni from the high grounds. Nag-aabang na lang sila ng kanilang makikita. Baka kanila mahuhuli. Ayun, disc to. Ayun, disc. So, oy, napop na rin. Dream Coil onto the Tiny. Nandyan na nga mga sir. Maaabangan ng Rolling Thunder Chaotic Offering magagamit. Pero Puck is still dead. Wala na dito etong Puck na magulo from TNC Predator. Pero Lucify is also dead. Para ngayon sa may Radiant side, naghahanap si Yowie na kanya mahuhuli sa may likod. Nakita niya ito si Ken with the Weaver takbo.
ang magagamit sa kanyang Weaver, and wala na siya makikita from the backlines. Nakita naman dito ngayon yung Tiny na gusto lang mapatayin. Ito si Monkey King. Monkey King lumaban pa with the Vukos Command sabay found the strike. Nag-critical pa sa Ako. All he needs to do is run talaga. That yata, pinagpatuloy niya na lang yung pagbo niya. Dire-diretso eh. Kaso pininay niya pa kasing patayin. Ito nga si Carlo. Matapang. Pero kasi kulang sila nakukonnect. I think kung nandun yung Weaver, kung nakatakbo, mapunta doon yung Weaver, okay sana yung magiging plano ni JG. Pero kasi JG, diba, kung siya lang mag-isa ipapatay, medyo mahirap talaga. Pero guys, patay rin naman si Yowen, yun ang pinakamahalaga. Bok naman ngayon doesn't have the mana to escape and he is also dead. Yung last baby safe siya ngayon dito. Rolling Thunder na, ikasan na, naghahanap si Rupido ng kanya mahuli pa kanya makikita. Blink Dagger nandyan na rin and nakapag-face pa kayo. Chaotic Offering will be given para ngayon dito ngayon sa MIPH. Kung matinambayan na nga ng MIPH, pero yung baby po, bakit biglang nalambot? Bakit biglang naglaho? Kaya naman yata nilang patayin ito si Tiny. Pero round number 2, para ngayon dito kay Weaver, magagamit niya na. Pero pinahampas si Bok, and Bok is dead. Oh my gosh. Two heroes from MIPH patay. Pero Yowie babalik rin naman. So meron nga bang answer itong MIPH on to the second life na meron si Bristleback. Lumalaban na nga lang din itong si Ken. Ken, wala ka ng Aegis, pre. Wala siyang buyback. Wala ring buyback. So nakita na nating nagkamali yung TNC, pero walang na-reserve ang buybacks yung MIPH. So I think this is still a win para sa side ng TNC kasi TNC, pwede sila kumalikta. Rekta na to, sir. Oo, may gano sa Rekta. Walang mga buyback. Buyback. Walang buyback. Doon pa yun at ka-problema. At the GG na tinawag na dito na MIPH, umasa lang tayo. Kasi umuhaban eh. Akala natin yun na yun. Pero, well, TNC, pinakita naman nila kanina na talagang